Bakit ko ba ito ginawa? Bakit ko ba ito pinasok? Bakit ba ako nag-anak pa? Nag-breakdown ako, tapos hinawakan ko yung kamay niya, tapos ginanon ko. Good morning! It's Monday. Pumasok na si Dad the first time. Ako, eto, nag-iisa. Struggle. First time ko maghat kay Sofia at saka kay Kyle, dadalhin ko. So, good luck sa akin mga loves. Tumae pa si Kyle. It's already 6:45. Gumising ako 6:30 para magbihes, maghilamos, handa yung sa baba. So, ngayon, after ko handa si Kyle, bababa kami, ina kami ng gatas. Kahanda na din ang ano ni Sofia, gym clothes, tsaka yung ano niya today. Yung susuotin niya today, ayan, para handa na. Magawa na ako gatas. Nabutan ako ni Kyle. Umiiyak na. So, kailangan ko siyang i-mix properly. Kasi medyo thick yung ano niya. Special yung kanyang gatas. O, marinig yun ni Sofia na umiiyak si Kyle. Teka lang. So, nakainom na. Gatas. So, ready na kanyang baon. Sandwich lang sila. Sandwich, cheese, and ham. That's it. Ito. Ay, may papel pala dito. Ayun na. Kung man ito nakita. Ay, hindi ko man yan nakita. Tubig. Ay, tignan ko may yogurt. Wala ng yogurt. Tapos yung kanyang gym shoes, fitness bag. Ay, hindi ko man ito makita. Okay. Oh, tapos na pala to. Nagawa na. You make lines. Ayan. Nag-breakfast na si Sofia ngayon. Si Kyle umiinom ng gatas. Ako naman ay inom ng kape. Maghugas lang ako saglit ng plato para malinis na dito. Kagabi kasi. Wala nang time. So, dada din. Kahit konti, man lang din na hinugasan para the morning ba wala nang hugasin. Para hindi ka na mag-worry. Ay, nako. Wala. Bali, it's ano na pala. Mga mag-4 weeks na si Kyle sa Wednesday. 1 month old ng aming baby. Mabilis lang mga labs, no? 7:10 pa si Kyle umiinom ng gatas. Kaya ako na lang tunggasan para hindi kaya ng time. Kasi, tigkaanin ko pa si Sofia, kakain pa ako, wag na. Inom muna ako ng gata, kaya ng kape. Wag na. May ako na lang hugasan mga loves, I change my mind. Parang hindi kayanin ang aking time. Ate. Also, drink your milk. Kaya mo tigil. Really okay. Huh? Drink your milk.
put so. That's it. That's your head. So, ayan si ate, finished her breakfast, and then, dance. Ariat gado. This is, eh, be careful. And then, si Kalum inom ng milk is almost done, and then, Kayomi, I see ya. Do I see this? Yeah, Kayo's here. Bottom, look here. Yeah. Kayo's always crying. Hey! Yes, yeah, prescriptible. Yes. Yeah, come here in a moment. Yes. Let's go in the moon. Didn't it burp man, ate? Can I burp lang gabi? Huh? Burp lang gabi. And three. Oh, shush. Three. Ah, yeah. Yeah. Hmm? Yes. Are you looking to boys? Are you looking to your auntie? Come on. Mama, let's do it. I call my brother Cutie Pie. I call you Mama. Do you call me auntie? And the teacher I mean call me Sophia. Oops. Hey! You have to. Sorry, Mama. It's okay. I'm getting sleepy. Yan, umuulan. Nilagyan ko ng rain cover. Tapos umiiyak kaya inaano ni Sophia. Ayan na. Pauwi na kami mga loves. Malas. First day. Grabe yung ulan. So, kailangan namin gamitin yan. So, andun na si Sophia. Hindi ko na na-video kasi nagmamadali. Tapos si Kel na sa labas nag-aantay. Kasi pumasok ako for Sophia. Huh. And then, eto na. Tulog siya. So, hindi na ako. Plano ko pa sana ikot ng ikot. Pero hindi na kasi umuulan. Madala pa akong payo. Nagvo-vlog pa tayo. So, hindi siya safe. Diba? Ayan, no, it's a rainy Monday. Ayan. Nakalabas na tayo ng bahay. No? Natulog siya. Nagdala pa naman ako ng gatas. Kasi akala ko, baka hindi ba mag-stop. Pero gustong-gusto niya. Ayan, so iwan ko siya sa stroller mamaya. Sa house na tayo. And then, ito. Si Sir, gusto nang kumain ni Senyorito. Ayan. Uminom siya ng gatas around 6:30.
something like that, 6 to 6:30. Tapos ngayon gutom na siya. It's 8:40. So 2 hours lang mga labs. Yan ang problema namin sa kanya kasi hindi ano yung time niya. Minsan 3 hours, minsan 2 and a half hours, minsan 2 hours. Kasi talagang umiiyak talaga siya. So sabi ko din, daw nag-research ako, sabi ko din na at night, dun sa na-research ko, mas they tend to drink daw or to drink a lot of milk. Kasi sa umaga, wala siyang problema, natutulog lang siya. And sabi ko din kay Dada, siguro it's because nung buntis kasi ako mga loves, grabe yung kain ko. Puro rice, as in puro rice. This is a rice baby talaga. Ito yung ano, rice baby to siya. Ayan. So, sabi ko kasi, si Dada sabi niya, may point din daw ako kasi grabe yung kain ko the last, yung habang buntis ako. So, siguro ngayon, kaya siya ganyan kasi marami na akong nakakain nung ano, nung buntis pa. So, struggle is real. Well, kung hindi man umuulan, okay lang sana. Pero umulan yung first day. So, grabe si Lord. Binigyan talaga ako ng challenge. Yeah? Ayan na siya. So, kailangan ko na hawakan yung kanyang ano, dede. Para matulog na ito. Pagkatapos matulog, mamaya, ano, punasan para magbihis. And then, magluto tayo mamaya. Na ng umaga. O, lapit na pala alas 12. Nakakain ako ng lunch. And si Cal din naka dalawang gatas na. Kasi every 3 hours. Yung isa 2 and a half hours. Parang ganun. So, ngayon, nag-settle na siya. Nakaluto na din ako ng dinner. Pero kailangan ko pa siyang lutuin. Kasi medyo patigas pa ata yung beef. Inayaan ko na lang muna para makapag-rest. Kasi panaiiyak niya kanina. So, ngayon, yung tummy, pag ganito talaga na sleep, nakakatulog siya ng mabuti. So, grabe pala yung struggle, mga loves, no? Pag dalawa yung anak mo. Yung para bang, ano, nung nakaraang, nung bago pa talaga, mag-share na lang ako sa inyo. Nung bago pa talaga, nung nag-a-adjust pa ako, si Sophia, sa situation namin. Doon kami sa kwarto. Hindi ko to shinare kay Bana. Doon kami sa kwarto. And gabi na yun, nagpapatulog ako kay Kyle. So, syempre, nagpapadede. Ganito ang scenario. Tapos si Sophia sa dito sa kabila. So, parang every time ba na may gagawin siya, mali. Kasi hindi din siya nakakaintindi kaagad. Yung parang malikot pa din. So, pag sinasabihan siya ni Dada, hindi siya nakikinig. So, napapagalitan. Ako din minsan, napapagalitan ko siya, napagtataasan ng boses. Tapos, nung time na yun, parang sabi niya sa akin ba, Mama, gusto ko ako lang, wala na daw Kyle. Pero, during the day naman, ano siya, parang gusto niya si Kyle, gusto niya ng my baby brother. Tapos parang ang saya-saya niya. But then, nung gabi na yun, parang sabi niya, sana ako na lang. Ganun yung sinabi niya. Sus, grabe. Yung parang dinurog yung aking puso na, ha, bakit ko ba to ginawa? Bakit ko ba to pinasok? Bakit ba ako nag-anak pa? Yung parang tinignan ko si Sophia, parang lumaki na lang siya bigla paglabas ni Kyle. And then, hindi ko alam paano i-share yung aking pagmamahal sa kanilang dalawa. As in, nag-breakdown talaga ako. As in, umiyak ako. Yung parang natulog na si Sophia sa tabi ko. Sabi ko, dito ka na matulog na sa tabi ko. Kahit
hindi pwede. Sabi ko, dito ka na matulog. Tapos, inawakan ko yung kamay niya. And then, naluha ako. As in, luhang-luha talaga ako. No, parang ganun, papikit ako na inaano ko yung aking emosyon na huwag umiyak. Pero parang hindi siya nakakahindi na umiyak ako. Parang sabi lang niya, nakita niya ako na umiyak. Sabi niya, Mama, there's something in your eyes. Ganun lang yung sabi niya. Tapos, nag-breakdown ako. Tapos, hinawakan ko yung kamay niya. Tapos, ginanon ko. Sabi ko, lagi ko lang sinasabi sa kanya na, you are always our baby. Kahit 5, 6, 7, 8, 9, 10. You are our first baby. Ganon. So, hi, naku. Naluluha ako kasi parang nag-breakdown ako ba na, hi, ba't ko ba ito pinasok? Sana hindi na lang. Sana si Sofia na lang para ma-focus yung kanya, ang aming attention sa kanya. Pero, para dito sa kanya, di ba? Kasi pag wala na tayo sa mundo, at least may kapatid siya, sila dalawa na magtutulungan. Kaya yon, so parang kinailangan ko talaga iiyak yon, talagang ilabas ko yon. Talagang ang tagal kung umiyak. Gusto ko sana kunin yung camera, pero wag na lang. So ngayon ko lang na-share. Ang hirap pala, ang hirap na i-divide mo yung time mo. Kasi nasanay ako na si Sofia, di ba, almost 6 years na kami lang. And ngayon, may dumating na isa. So, iniisip ko na lang din na yung lagi din sinasabi ng mama ko na umpisa na naman ako sa simula. And dapat sana free na ako kasi malaki na si Sofia. Tapos sabi lang mama ko, hay, madali lang yan. Huwag mo nang isipin. Mabilis lang ang panahon. So, yun na lang iniisip ko. Hindi na lang ako masyadong nagpapa-apekto. Kasi, pag iniisip mo na mahirap or whatever, diba, medyo negative naman. Ayoko nang ganun. Eh, madidepress ka. So, dapat, kayanin mo lang. Kaya yun talaga, nag-breakdown talaga ako. It's okay to cry. It's okay to feel sad. It's okay to be upset, depressed, maganong bagay. Kasi normal tao tayo, di ba? Kaya sabi, iniisip ko na lang din, binigay to ni Lord kasi kaya namin. Kaya namin to. So, dali lang panahon. Next week, 1 month old ng aming baby. So, nakita ko si Kyle. Nawawala din naman yung pagod. Nakakatuwa. So, yun lang. Na-share ko lang sa inyo. Ano ba yung mga tips ninyo? Yung may mga, imagine yung may mga dalawa, tatlong anak. Paano nyo ba dinivide-divide yung love ninyo sa anak nyo? Parang ganun, di ko pa talaga masyadong, ano ba yung sabihin, uy? Basta. So, kaya nag-vlog-vlog ako kasi sabi ko nga, ngayon, papasok na ulit si Dada. Normally, this week, may 3 weeks pa, 3 weeks nag-leave si Dada, tapos may 3 weeks pa sana siya na hatid kay Sofia, tapos, uuwi ng maaga para sunduin si Sofia. Pero sabi ko sa kanya, wag na kasi kaya ko naman magdahan-dahan lang ako. For example, kung wala akong maluto or ano, basta mag-adjust na lang siya, inindi na lang niya kung wala akong mahanda na dinner kasi may Sofia at saka may Kyle, tapos kailangan ko pang matulog din. So sabi ko, pumasok ka na lang kasi sayang yung leave niya ba na ganun na gamitin. Okay naman ako, kaya ko naman maglakad, lumabas. Pero, yun nga, nakakasad. Ako lang mag-isa dito. Yung kasama ko, baby pa na hindi gumagana. So,
yun lang, adjusting moment ko pa kayo ngayon, nag-a-adjust pa kami sa routine namin. So, this morning was 7:30 on time na kami, tapos na si Sofia lahat. So, 6:30 pala ako dapat magising. Or, maaga-aga pa niya na. 6:30 I think is okay na, kasi nakaya na. As long as mabilis si Sofia gumising at saka kumain, okay naman siya. A few moments later. What are you having? Oh, kumakain na yan siya kaagad. Toast with jam and toasty met. Chocolate. Yeah. Stop it, stop it. And then, may just ni Ariat. Yeah, I'm just so fast. Yan, natutulog pa. Okay, so ngayon. Happy exam and men caught. Yeah? Yeah. What are we doing now? Playing. What is this game? A for Gabby game. A for Gabby game. I got hiccups. Yeah. Happy exam and men met the stair up a hole. These are what's that? Nay, happy knit. That I'm not getting knocking catcher. Nay, yay. Knitic. Yeah. I already said it. No, you need to pick it up, yeah. So. It's your turn. So, eto yung dinner namin. Fried rice. I have my leftover. And then, curry beef. Ayan. Ayan. Madali lang, mga loves. Ayan. Beef pala to. Nilagyan ko lang ng patatas. Bango. Dinner. So, kain na kami bago dumating si Dada kasi while tulog pa si Kyle. Yeah, so I have beef curry and then yung rice, noodles, and then banana. And okay, Sophia is, yeah, Sophia also got noodles. Mama, then I finished making half your some. Mm-hmm. And we got water. Mm-hmm. I'm watching TV with Mama. Mm-hmm. Tingnan si Dada. May regalo sila for Kyle. Oh, Jesus, there's another one. Ah, thank you. I just found it in the shop. Dada just bought it. Oh, yeah? Yeah. Thank you. I'm going to bring this in the kitchen. Yeah. That's a lot. From the colleagues of Dada. Here, inside. Wow. Dada, my mama.